po sa ating lahat. Salamat po muli for the privilege na pinigyan niyo po sa akin po na tumayo po ngayon sa inyong harapan at tayo po yung mag-aral ng salita ng Panginoon. Napakasarap po mag-worship sa Panginoon ng Dito ba? Yung tinuloy po kung pagsamba natin, pag-attend sa church, before yung preaching, makakanta tayo, just feeling the presence of the Lord. Fellowshipping with each other, napakalaking privilege po nito, worshiping the Lord. Now what is it really, what is it to worship the Lord? Ano po ba ito? Di ba, kanina po kumakanta yung choir and yung mga special number pa. Napakasarap pakinggan, napakablessing po talaga. Makita niyo especially, makikita niyo din sa tao po kapag kumakanta sila talaga from the heart. Hindi lang po yung kumakanta para ipagyabang yung sarili o itaas yung tayo ng sarili. Pero talaga kumakanta po sila mula sa kanilang puso. Talagang binibigay nila yung effort nila. Because they know that this is for the Lord. Yung po of worship. Ngayon po, kanina nga din po may choir po. Dito po sa atin, we are blessed na linggo-linggo po. Kumakanta po ang choir. Sa ibang churches po, ang pagkanta ng choir ay parang special number pag may occasion lang or pag may something special sa church po. Parang special number siya. Tapos even yung special number, talagang special kasi hindi din every week. Pag dito sa atin, blessing din niya na special number ay every week yung kumakanta po. Now in some churches din po, especially sa US, yung ibang churches po to, meron silang tinatawag na choir loft. So, ito po yung stage natin sa harapan, di ba? Dito po ang preacher or worship leader. Tapos yung choir, laging nasa likod ng po sila. May makaupuan sila doon. Minsan may harang din. Yung tinatawag na choir loft. Kaya may expression po na preaching to the choir. Narinig na po ba yan? Sinabi, you are preaching to the choir. Ibig sabihin, yung pinipreachan mo, sumasangayon na sa'yo, choir yun eh. So, kung ano man sabihin mo, sasangayon sa'yo yun. Patingin mo nung ano yung unang picture natin. Makikita lang po natin sa ito. Ayan, choir loft po. So, parang ganyan po ang itsura na nasa harapan, di ba? May sariling bench yung choir. Tapos may parang kurtinan na nagsaseparate sa kanila from the audience. Ngayon po, meron ganitong kwento daw po sa isang simbahan. So may choir loft nga. Ngayon, after kumanta ng choir, na-discover nila na kung gagapang sila sa likod ng kurtina, hindi sila makikita ng mga tao. Tapos may pintuan doon sa gilid. Makakalabas sila. So gusto nilang mag-CR, gusto nilang kumain. Naging gawain nila yun na gagapang sila sa likod ng kurtina tapos lalabas sila. Ayun, isang Sunday daw, yung isang choir member, medyo may edad na lalaki, respetable tingnan, yung mga padre de familia, respetable yung tao, pero nagigawain din niya yun na every time after kumanta ng choir, lalabas siya, bibili siyang merenda. So one Sunday, bumili siya ng donuts. Pagbalik niya, na-realize niya, para makaupo ko ulit sa upo ko, kailangan kakit-kakit ko yung supot ng donuts kasi gagapang ako eh. So, gumapang siya. Ay, nabang gumagapang siya, nagtatawanan yung mga tahap. Ang nangyayari pala, hindi siya sa likod ng kurtina, nasa harapan siya. So, kita-kita siya ng lahat ng tao. Now, ngayon po, yung kwento na yun, nakakatawa po, di ba, kasi kung sa atin nangyayari yun, nakakatawa naman talaga, di ba, isang member natin na respetable na pati di pamilya, makikita natin ganun gumagapang, may supot ng daming donuts. Nakatawa po. Pero, makikita din po natin dito, that is a, in fact, a sad story po about the state of worship in our churches. A lot of us here po, including me na din po, nagiging habit po natin yun, during worship, kailangan natin tumayo. Ngayon, if kailangan talaga mag-siyal, wala tayong magagawa at yun, di ba? Pero yung nagiging habit lang na naiinip ako, tatayo ako, magsisiyal ako, di ba? O kaya, kakain muna ako. Okay, may tatawagin muna ako. Napaka easy going po natin when it comes to worship. And another thing po, diba, story po na yan. If we really think about it, God can see on both sides the railing. So nasa harapan ka man o nasa likod, nakikita ka ng Diyos.
So ganun din po sa atin, ano man ang ginagawa natin during worship, we need to be reminded that God is in our presence. In our worship service po, yun po yung nawawala, yung sense of reverence. Ano po ba itong reverence? Reverence. Paggalang po yun. And I think more than paggalang, pagkatakot po eh. So, paggalang na may halong pagkatakot. So, linggo-linggo sa atin, week in, week out, mag-a-attend tayo sa tinatawag nating worship service. Ayun, emphasis po, lalagyan natin po ganun, air quotes, diba? Is it really a worship service or nagiging practice na lang natin? Playing church, kumbaga. Baka po, umaattend tayo without sensing the holy presence of God. Hindi natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Hindi natin siya na-encounter. So that is what worship should be. Worship should be a reverent response to God's holy presence. Isang magalang, may takot na pagtugon sa presensya ng ating Panginoon. At tayo po muna ay tumayo at masayang po natin ang Book of 2 Samuel chapter 6. Tayo po ay tumayo at magalang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Book of 2 Samuel chapter 6. Pagbasahin po ito sa New Living Translation. So, ganito lang po ng pagbasa para po mag-iis po natin mabasa. 2 Samuel chapter 6, then David again gathered all the elite troops in Israel, 30,000 in all. He led them to Baala of Judah to bring back the Ark of God, which bears the name of the Lord of Heaven's armies, who is enthroned between the cherubim. I invite you po while we are reading this to pay attention to the names of the characters po in the story. They placed the Ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house, which was on a hill. Uzzah and Ahio, Abinadab's sons, were guiding the cart that carried the Ark of God. Ahio walked in front of the ark. David and all the people of Israel were celebrating before the Lord, singing songs and playing all kinds of musical instruments, lyres, harps, tambourines, castanets, and cymbals. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled, and Uzzah reached out his hand and steadied the Ark of God. Then the Lord's anger was aroused against Uzzah, and God struck him dead because of this. So Uzzah died right there beside the Ark of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named that place Perez Uzzah, which means to burst out against Uzzah, as it is called today. David was now afraid of the Lord, and he asked, "How can I ever bring the Ark of the Lord back into my care?" So David decided not to move the Ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. The Ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Then King David was told, "The Lord has blessed Obed-Edom's household and everything he has because of the Ark of God." So David went there and brought the Ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with a great celebration. After the men who were carrying the Ark of the Lord had gone 6 steps, David sacrificed a bull and a fattened calf. And David danced before the Lord with all his might, wearing a priestly garment. So David and all the people of Israel brought up the Ark of the Lord with shouts of joy and the blowing of ram's horns. Verse 16, "But as the Ark of the Lord entered the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked down from her window. When she saw King David leaping and dancing before the Lord, she was filled with contempt for him. They brought the Ark of the Lord and set it in its place inside a special tent David had prepared for it. And David sacrificed burnt offerings and peace offerings to the Lord. When he had finished his sacrifices, David blessed the people in the name of the Lord of Heaven's armies. Then he gave to every Israelite man and woman in the crowd a loaf of bread, a cake of dates, and a cake of raisins. And all the people returned to their homes." Verse 20, "When David returned home to bless his own family, Michal, the daughter of Saul, came out to meet him. She said in disgust, 'How distinguished the king of Israel looked today, shamelessly exposing himself to the servant girls like any vulgar person might do.' David retorted to Michal, 'I was dancing before the Lord, who chose me above your father and all his family. He appointed me as the leader of Israel, the people of the Lord. So I celebrate before the Lord. Yes, and I am willing to look even more foolish than this, even to be humiliated in my own eyes.
But those servant girls you mentioned will indeed think I am distinguished. So Michal, the daughter of Saul, remained childless throughout her entire life. These are the words of the Lord. Maraming tayo masigit po sa lahat mo. So dito po, 2 Samuel chapter 6, nabasa po natin yung kwento of how David wanted the Ark of the Lord, the Ark of the Covenant, to return to Jerusalem, the city of David. Kasi gusto po ni David na yung pag-worship sa Panginoong Diyos maging sentro ng buhay ni Israelita. So para gawin yun, pinupos niya ako na ibalik itong Ark of the Covenant to Jerusalem. Now, God's holy presence should be the focus of true corporate worship. Ano po ba yung corporate worship? Ito po, simple, yung pag-isama tayo. Yung ating pagtitipon, itong toon po dapat nito ay ang presensya ng Panginoon. Now, we know God is omnipresent, di po ba? He is present everywhere. Tinuturo po sa atin yan. Pero itong presensya ng Panginoon, kahit po He is everywhere, do we realize His presence? I think may difference po yun eh. So, God is everywhere, but are we aware of His presence? Di po ba? Di ba may ganyang thought experiment din po? Di ba kapag sa gubat daw po may punong natumba, pero walang nandun, may tulog daw ba yun? At may makakarinig daw ba, di ba? Kung walang makakarinig, may tulog ba yun? So, parang ganito din po eh. Are we aware that God is present here with us? Do we realize that He is here? Now, God's holy presence was symbolized in the Ark. So, yung presensya po ng Panginoon, sinisimbolo po ito dun sa Ark of the Covenant. Tingnan po natin yung isang picture din po, yung Ark of the Covenant. Ito po siguro, artist rendition na naman po siguro yan, di ba? Pero, based po sa description sa Bible, ganyan po ang itsura ng Ark of the Covenant. Isa po siyang rectangular na box, about 4 feet long, then 2 and 1/4 feet wide, and 2 and 1/4 feet high. So makita na po natin dyan, 4 feet long. Sa loob po ng Ark, nandun yung 10 Commandments, and in the earlier days, Israelites, yung tungkod po ni Aaron, nandun din, yung tungkod niya na namumulaklak. Meron din pong isang pot of mana, yung mana po, pinakain na ng bigay din po ng Panginoon. Now, the Ark was made of wood, overlaid with gold. So, gold po siya dyan, di ba? Pero yung loob po niya, kahoy lang pala. Parang gold, plated lang po siya, kumbaga. On top of the Ark was the mercy seat, yung flat sa ibabaw, yun yung mercy seat. May solid slab of gold. Doon po, inibisig daw ng high priest yung dugo ng sacrificial lamb on the Day of Atonement. This Ark was kept in the Holy of Holies. Kung maalala po natin yung pag-aaral natin dati about sa tabernacles, di po ba merong holy place, merong Holy of Holies. Yung Holy of Holies, yung high priest lang po ang allowed na pumasok doon. And I think once a year lang po ba yun, di ba? Very rare din po. Kapag kailangan pong ilipat yung Ark or i-transport, palaging may cover po yan. Hindi po nila tinatransport na ganyan, exposed lang po siya. Now, this Ark, this was a symbol of God's meeting with His people in the basis of atonement. Sabi po sa Exodus 25 verse 22, I will meet with you there. Yung sinabi ng Panginoon, hindi na Moses, I will meet with you there. So, dyan po sila tinatag po ng Panginoon. Now, kung babalikan po natin yung picture po ng Ark, sabi po, ang nakikita natin dyan ay gold-plated nga po siya, made of wood, hindi po ba? Ito po ay simbolo din daw ng ating Panginoong Jesucristo. Gold and wood. Diba, pwede naman nilang ginawa yung Ark na puro gold na lang, or puro metal na lang. Bakit kailangan wood and gold? So, this is a symbol of our Lord Jesus Christ, who is both God and man. So, in the same box po, that's made of wood and gold. Just as our Lord Jesus Christ is both God, and at the same time, He is man. So when we gather as God's people, pag ganito pong nagtitipon tayo, bilang mga Kristiyano, tao ng Panginoon, tayo po ay nagtitipon sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama po natin.
Dahil po sa kanya, God in human flesh, sa kanyang sacrifice on the cross, we can draw near to God. Now, God's holy presence is an awesome thing. Ang presensya daw po ng Panginoon is an awesome thing. Kanina po, hinanap po yung translation po ng awesome eh. Kasi, alam ko naman yung awesome, pero hindi ko siya ma-express ng Filipino. So, awesome pala po, unang translation eh, kahahanga. Pero parang hindi po enough yun, di ba, to describe the presence of God. So, ito na pa ako na ibang definition, kung ibang salin. Isang nakita ko po, katakot-takot. I think mas malapit po yun sa response sa presensya ng Panginoon eh. So, pagkahanga, may pagkatakot po, ganun po, awesome po. Dito po, di ba, nakita natin sa art, mayroong dalawang kerubin sa taas, may dalawang angel po, di ba? Nakayuko sila, yung pakpak nila, saklob po sa ark. Ngayon po, these cherubim are in the presence of God. Bukod po dito sa ark na yan, in the literal presence of God. Hindi na po natin mabasahin, pero sa Book of Ezekiel, chapter 1, verse 4 to 14, tsaka sa chapter 10, verse 3 to 22, doon po din i-describe yung mga cherubim as being in the presence of the Lord. They are associated with fire and lightning and the blinding brightness of the glory of the Lord. So before the Lord, di po ba, these cherubim are in the presence of the Lord. Kung napansin din po natin kanina nang binasa natin yung Book of 2 Samuel chapter 6, ilang beses po ang binanggit doon sa verses 5, 14, 16, 17, and 21. Ilang beses po sinabi doon, for example, na lang sa verse 5, sabi dito, David and all the people of Israel were celebrating before the Lord. So they were aware po, they were aware of the presence of God in the Ark of the Covenant. Alam po nila that God was there. Pero as we will see po, even though meron silang sense itong presensya ng Panginoon, naging curious po sila about this and nagkaroon po ng mga tragic consequences dahil dito. And linilaw ng Panginoon sa kanila that to worship in His presence is an awesome thing. Hindi po ito something that we would take lightly. Sa panahon po kasi natin ngayon, naging habit na rin po natin na pinamalit na po natin ang Panginoon eh. Meron tayong sariling version niya. He's our good buddy in the sky. Baga, friend natin si Lord na ito lang siya sa sky. May kailangan tayo, diba? Friend, patulong. Naging gano'n na lang po siya. He's become our good buddy in the sky. Hindi na tayo takot sa kanya, hindi na tayo maaama sa kanya. Now, there's this preacher po, Pastor John MacArthur. May kinuwento po siya about sa isang friend niya din na pastor. Yung friend niya na pastor, sabi sa kanya, pag ako nag-aahing pag umaga, papakita sa akin si Jesus, tapos nag-uusap kami. So, ang naging reaction ni Pastor John MacArthur, and yet you keep shaving. Nagpakita pala si Jesus sa'yo, sige, assume natin totoo yung sinasabi mo, nagpakita si Jesus sa'yo. Bakit tuloy-tuloy ka pa rin ang pag-aahing mo? Yung tamang response mo kung talagang nakita mo yung Panginoon. Sinabi din po ni Pastor John MacArthur in one of his books. Sabi niya, I am certain that if the people today who claim to have seen God really saw Him, they wouldn't be lining up to get on the latest Christian talk show. They'd be lying prostrate on the ground, grieving over their sin. Tama po, di ba? Kung yung mga nagsasabi po na nakita nila ang Diyos, may mga ganun po eh. Sabi nila, nakita nila yung Diyos. Tapos magpapa-interview sila sa TV, di ba? Kung kwento nila, anong itsura ng Diyos? Anong nakita nila? Talaga lang ba? Kung talagang nakita mo ang Diyos, ito ang magiging reaction mo talaga, magpapatirahan pa ka sa lupa. Iiyak ka ng iiyak, di ba? Lord, hindi ako kapat-dapat sa presensya ko. Nakita natin ang kabanalan ng Panginoon. That is the only appropriate response. Now, being in church po, in our worship service,
Sometimes we look forward na sisimba tayo, makikita natin yung mga kaibigan natin, makikita natin yung mga kamag-anak natin, and that is a good thing. But although fellowship is an important function of the church, we should come primarily to meet with God. Okay po yun, excited tayo makita yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak sa church, but first and foremost, we need to be excited to meet with God. True corporate worship involves focusing on the fact that the Holy God is here. So number two, core reverence in God's presence should be our response in true corporate worship. Reverence, paggalang, yun po ang ating tamang pagtugon sa presensya ng Panginoon. Reverence in God's presence should be our response in true corporate worship. Now, since yung Ark of the Covenant po, di ba, physical siya. It's a physical thing, a physical box that the Israelites had with them. So since nakikita nila siya, it is a visible symbol of the presence of God. And siguro isipin natin na since meron silang makikitang object, baka yung response nila to the presence of God uniform din, di ba? Lahat sila may paggalang, lahat sila may tamang puso ng pagsamba. Pero hindi din pala po eh. Titingnan natin po dito. Iba-iba din pala ang naging response nila to the Ark of the Covenant. Kanina po nung binasa natin yung 2 Samuel chapter 6, sabi po natin, di ba? Pansinin po natin yung mga pangalan ng mga karakter. Importante po sila sa ating pag-aaral. Ngayon po, if we would go back about 75 years before 2 Samuel 6, makita natin yung iba-ibang response ng mga tao sa Ark of the Covenant. Unang-una po, the Israelites as a nation. Bilang isang bansa. Yung isang pagtingin nila sa Ark of the Covenant, good luck charm. Parang anting-anting po. Ginawa nilang anting-anting. In 1 Samuel chapter 4, hindi po natin babasahin. Nung panahon po na to, yung pag-worship sa Panginoon Diyos, naging parang patay na ritual na lang. Naging, basta ginagawa nila ritually. Pero wala na sa puso nila. Meron pong priest nung panahon na ito, si Eli. Sariling mga anak niya po, mga corrupt yung mga anak niya, corrupt at immoral. Talagang wala na po yung puso ng mga Israelita sa pagsamba sa Panginoon. Nung nahihirapan sila sa paglaban sa mga Pilistino, natatalo sila, merong nagkaroon ng idea sa kanila, dali natin yung Ark. Dali natin yung Ark of the Covenant sa battle. Di ba, Ark of the Covenant yun? So, presensya ng Diyos yun. Sama natin si Lord sa gera, huwag na. Sama natin to, anong ginawa ng Panginoon? Pinanalo ba sila? Hindi, sila pa yung natalo nun. Tapos yung mga Pilistino, nakuha pa yung Ark of the Covenant nila. So imagine yun, that was their object where they would meet God. Where they meet the presence of God. Ito's a holy object for them. And yet, pinayagan ng Panginoon na makuha ng mga Pilistino yun sa kanila. So, just the same po, sa panahon natin, merong mga sumisimba sa atin na ginagamit natin yung pagsamba, yung pag-attend, as a good luck charm. Merong kang kailangan sa Panginoon, magsimba ka. Merong mga pinagpe-pray, gusto mo matupad, magsimba ka, kumanta ka, mag-pray ka doon. Tama po ba yun, di ba? Gawin natin good luck charm yung pag-worship sa Panginoon. So, pag ganun po, nagiging baliwala na sa atin itong worship. Ginagawa na nga natin good luck charm. Nababaliwala po natin yung holy presence ng Panginoon. Ngayon, pangalawa po, after the Israelites, the Philistines, di po ba dinalangan nila sa laban yung Ark? Nakuha ng mga Pilistino. Ano ngayon ang reaction ng mga Pilistino dito sa Ark of the Covenant? Para sa mga Pilistino, itong Ark naging salot po sa kanila. 1 Samuel chapter 5, hindi na din po natin mabasahin, pero ang ginawa po ng mga Pilistino itong ark, ang ginawa nila, linagay nila yung ark sa tabi ng kanilang sariling Diyos-Diyosan, si Dagon, yung fish god nila. Ano nangyari kay Dagon? Ito yung si Dagon, ito yung ark. Si Dagon natumba, nabasag. So bukod doon, kung ano nang salot pa, dinalas ng ark sa kanila. Ang dami sa kanila nagka-tumor na kung ano-ano sa katawan nila. Sunod-sunod na kamalasan at sakit ang dinalo ng sa kanila. So, as we can imagine, yung mga Pilistino, ayaw na nila sa Ark.
niya, ba't yung pakinuha ko yan? Isauli na natin yan. Sabik na sabik silang isauli ngayon sa mga Israelita. I think, even in the process po ng pagsauli nila, ang daming namatay sa kanila noon eh. So, the Philistines were uncomfortable, literally, with the presence of God. Even so po, sa atin din, di ba? May mga ganyan din po sa atin eh. Meron po sa atin na pakiramdam natin sa pag-attend, sa pag-worship, parang salam po sa atin eh. Bakit gano'n? Ayaw nating pumunta sa church, ayaw nating sumimba. May standing joke din po sa ganyan, di ba yung kapag yung kapatiran mo yung makasalanan, tapos nakita mo sa church, anong binibiro natin, di ba? Oh, nandito ka, buti hindi ka nasunog. Di ba? Binibiro natin ganyan, pero may cure pala talaga sa puso nila yun na bakit parang mali nga yung pakiramdam mo? Bakit parang masama yung pakiramdam mo in the presence of God? Mga Pilistino ka, di ba? You have to consider that. Now, ngayon po, sumunod sa mga Pilistino, si Abinadab. Nung sinuli na nga po ng mga Pilistino yung Ark of the Covenant, kay Abinadab po napunta. I think ang nangyayari po dito eh, may mga namatay nga po sa Philistines, so hindi na talaga nila naisoli sa destination talaga gusto nilang puntahan. So dito na lang sa town kung nandun si Abinadab. So nandun sa bahay niya yung ark. At nagstay yung, nanatili yung ark sa bahay niya for about 70 years. Until nung time po na binabasa natin yun sa 2 Samuel chapter 6. Ngayon po yung mga Philistines, pinadala nila yung ark on top of a cart. Sinakay nila sa karwahe yung cart. Pupunta kay Abinadab. Si Abinadab, 70 years yung ark na nasa kanya, pero wala tayong makikita na naging epekto sa buhay niya, sa pamilya niya. Wala tayong nabasang gano'n. Mamaya, makikita po natin yung contrast nito, pagkakaiba nito, doon naman kay Obed-Edom, isang karakter pang nabasa natin kanina. Si Obed-Edom naman, tatlong buwan lang yung ark sa kanya, but it resulted in great blessing to him and his house. Pero mamaya pa po, sa dulo natin yun. Now, some churchgoers po are like Abinadab. Isang linggo, isang buwan, taon, week in, week out, nasa simbahan tayo, and yet we take the presence of God for granted. Nagiging commonplace na po sa atin. Ganun yung naging reaction ni Abinadab. For 70 years, ginawa niyang furniture sa bahay yung Ark of the Covenant. Walang naging epekto sa kanya. Pwedeng tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, tapos hindi tayo tinatablan. Walang epekto sa atin. Kasi yung puso natin mali, hindi natin siya hinahanap. Nung ngayon po, after ni Abinadab, ito naman si Uza. Si Uza po ay, kung hindi anak, ay baka ako ni Abinadab. So, di ba kanina rin sabi nga natin kanina, si Abinadab po, taken for granted lang sa kanya yung ark. Bali wala sa kanya. So, even in his house, naging parang furniture lang yun doon. Anong naging resulta niyan? Itong kanyang descendant na si Uza, ganun din ang pananaw sa ark. Kung naalala po natin kanina nung binasa natin, di ba namatay si Uza? Ano bang mangyari nung ba't siya namatay? Nung binabiyahe po nila David yung ark pabalik sa Jerusalem, sinakay din nila sa ark yung ark. Now we would think po, well, sensible lang naman yun na ilagay sa ark. Eh. Diba syempre magbabiyahe ka, may karawahe ka, may mga kabayo ka na pwedeng humila, ba't di mo ilagay doon? And yet, mali pala po yun. Kasi ang may utos ang Panginoon kung paano dapat tinatransport yung ark, palabas nga po ulit ng picture. Yung ark po, meron siyang rings sa gilid. And then merong poles na nakasukpit doon. Ayan po yung dalawang pole. Bubuhatin po yan ng mga Levite priests on their shoulders. Yun ang utos ng Panginoon kung paano nyo itatransfer yan. Buhat-buhat nyo sa inyong balikat. Now ngayon, yung mga Pilistino, siyempre Pilistino nga yun, ano bang alam nila sa utos ng Diyos? So binyahin nila yan, kontak mo kapart. Karwahe, inihila. Yung mga Israelite, ginaya yun. Linagay din nila sa likod ng cart. Ngayon, nung nalubak yung cart, malalaglag yung ark. So si Uza, anong ginawa ni Uza? Uy, nalaglag.
sinalo niya yung ark. Hinawakan niya. As soon as hinawakan niya yung ark, pinatay siya ng Diyos doon. Oh, you would think, Lord, overacting mo naman, Lord, so baka naman mag-react. Nagmalasakit lang yung tao eh. Hinawakan niya yung ark para isip, para umaputikan. And yet, sa mata ng Panginoon, mas marumi yung putik o yung kamay mo. Diba? Kaya nga, utos ng Panginoon, hindi hinahawakan yan eh. Meron silang Paul, doon mo pupupuhatin. So, paano kayo usa? Yung pinalakihan niya sa kanyang tahanan, parang furniture na nga lang yan, binaliwala niya na. Wala nang effect sa kanya. Take it for granted din sa kanya. Ngayon, dahil doon, yung kapal niya kinamatay. God struck him down. Just as si Uzzah po, wala nang difference sa kanya yung ark and any other valuable article. Parang mahalagang bagay lang sa kanya yun eh. Valuable, pero hindi presensya ng Diyos. Baka sa atin mayroon din. Wala nang difference para sa atin itong worship service compared sa class, sa meeting, di ba? Atin tayo ng class mo, pag inanantok tayo, tago muna tayo sa likod. Ngayon, in worshiping before the Lord, baka ganun na lang din sa atin, yun, wala nang difference. I'm sorry to say po that we are in the presence of God. That is a hard truth maybe for us po. But regardless po kung sino ang nakatayo dito, sino ang nagtuturo, I can say po even ako po, I am prone to this mistake eh. Nung mamimili ka ng preacher, ay mas bata pa sa akin yung preacher na, ay yung preacher na yun masyado ng matanda yan, nakakainip yan. But we are in the presence of God. Again, we are in the presence of God. We are not here for the preacher. You are not here for me. You are not here for the singing. You are here for God. Sino man po ang nagsasalita dito, sino man ang kumakanta dito, we need to remember, we are here for God. Sadly po, yung ganang ugali ni Uzzah, mas commonplace yan sa ating mga tumanda na at lumaki na sa church. Minsan mas blessing pa yung matanda ka na tapos saka ka lang nakakilala sa Panginoon. Talagang genuine yung magiging puso mo eh. Yung tumanda ka na sa bahay, minsan kailangan ka pang i-purge ng Panginoon eh. Datang ka niya sa apoy, sa unang trials, para itama din yung puso mo. So, again po, itong ginawa ni Uzzah, this was an act of arrogance. He assumed that his hand was less polluted than the earth. But it wasn't the ground or the mud that would desecrate the ark. It was the touch of man. So it is an act of arrogance po. Now ngayon po, when we are here in church, in our worship service, are we also guilty of this? Acts of arrogance. Tanong niyo, how can we be arrogant po in church? Well, ako, unang naman ako dito. Anong arrogance dyan? Pero, in our acts of worship po, are we sometimes showing off? Nagyayabang lang ba tayo? Kung sino ang magaling kumanta dito, di ba? Kakanta ako para makita nila na magaling akong kumanta. Oops, nasan yung worship mo doon? Magtuturo ako dahil magaling akong magturo, magaling akong magbasa, magaling akong maghimay-himay ang mga verses na to. Oops! Nasaan yung worship mo doon? Tinataas mo yung sarili mo, hindi mo tinataas yung Panginoon. That is an act of arrogance. Ingat po. O sumunod po kay Uzzah, si David naman. David, in 2 Samuel chapter 6, verse 8 to 10, sabi po dito, David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. Nagalit daw si David. Si David po, the man after God's heart, nagalit. David got angry at God. After niyang magalit, natakot din siya. Anong nangyayari kay David dito, di ba? Ang problema po dito kasi, hindi po problema yung hindi ginawa ng Diyos yung gusto mangyari ni David eh. Si David, meron siyang gusto mangyari. Gusto niyang dalhin nga yung ark to Jerusalem. Make it the center of national worship. Pero may sarili siyang paraan kung paano niya yung ginawa eh. Kalimutan niya na may prescribed way yung Panginoon kung paano ibabiyahe yung ark. May sarili siyang paraan.
And then nagka-problema. So, yung problema doon, hindi sinunod ng Diyos yung gustong mangyari ni David. Problema dito, hindi sinunod ni David yung gustong mangyari ng Diyos. Baliktaran, di ba? Again, saan nakuha ni David yung idea ng ox cart? Yung babiyahin ganun? Sa Philistines, di ba? Doon nga nila ginaya. Dahil yung mga Philistines ang bukuha doon. Dahil hindi nga nila alam yung tamang paraan. Sa panahon po natin, in our present time, ginagaya ba natin yung mga Pilistino in our form of worship? Diba? I'm sure they have their own way of trying to worship the Lord. Diba? But it ends up being just acts of arrogance, just self-centeredness, and raising their own selves to glory. Kung tayo po, ginagawa din natin yun, that is also a problem. We are imitating the world in its worship. Pag ini-imitate natin yung world, yung mga Pilistino in their form of worship, can we expect the Lord to bless us? Of course not. Di ba? How can we expect that from God? After David po, si Michal naman. Chapters, 2 Samuel chapter 6 verse 16. Sabi po dito, but as the ark of the Lord entered the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked down from her window. When she saw King David leaping and dancing before the Lord, she was filled with contempt for him. If we will notice here po, 2 Samuel 6 verse 16, dinescribe si Michal dito as the daughter of Saul. Pero kung naalala po natin sa mga dating pag-aaral natin, si Michal, nasawa po siya ni David yan. Yet here, she is described as, again, the daughter of Saul. Bakit po? Pinapakita dyan na yung kanyang contempt for David for worshiping the Lord. Parang si Saul din siya eh. Minamasama niya yung mag-worship ni David. Kung sariling asawa ni David, hindi siya binito sa ginagawa ni David. Sabi, ang pakiramdam niya kay David, David, bakit pa napaka-panati ko? Hari ka eh, dapat relax ka lang. Si David daw kasi nagsasayaw, papasok dun sa city, bringing the ark. So si Michal parang nahiya siya. David, hari ka eh, dapat easy lang. May hari na lang. Dignified ka lang, magpasayaw-sayaw ka pa dyan. So nahihiya siya. And yet, sa dulo nitong chapter, makikita po natin na si Michal pala pinarusahan din ang Panginoon. Siya po ay naging barit or bago. And in their time po, that is the ultimate form of disgrace para sa kababaiya kung hindi po magkaroon ng anak. So unlike Michal po, si David, dinama niya yung puso niya. Di ba kanina, unang reaction niya, nagalit siya sa Panginoon. And yet, later on, tinama niya yung puso niya, wala nang pride. Ayun yan, nagsasayaw nga siya kapag pinapasok yung heart inside the city of David. So finally po, si Obed-Edom. 2 Samuel chapter 6, verse 10 to 11. Sabi po dito, so David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. Again po, we're going back to the story. Kanina po, ba si Michal? Nung time po ni, binabasa natin yung kay Michal, nakapasok na po sa city of David noon. Pero dito, yung kay Obed-Edom, ito po yung right after na matay si Uza. Yung naalala niyo po, sumalo ng ark po, diba? So, sinalo ni Uza, namatay siya, nagalit si David, natakot. Hindi na tinuloy muna doon sa city of David. Dito muna kay Obed-Edom. Ngayon, sino tong si Obed-Edom? Actually, hindi siya familiar po na character. Di ba parang dito nung naman natin siya nakikita eh. Yung binabasa natin, 2 Samuel chapter 6. Tapos, for the past few lessons din, kung David tayo, di ba? So, si David yung central character natin dito. And yet, in this story, it would seem na si Obed-Edom yung talagang bida. Siya yung parang hero dito sa story na to. He was a man whose heart was right before the Lord. The presence of God was not a threat to him. It was a delight. He was totally comfortable living with God in the midst of his home. So nabasa din po natin dito that tatlong buwan lang yung ark sa kanya and yet God blessed him and his family. Compare that po with Abinadab who had the ark for 70 years. Walang blessing sa kanya. Another thing po dito kay Obed-Edom, kita talaga natin na tama yung puso niya sa Panginoon eh. Can you imagine po again, di ba, si Musa, kakamatay lang kay Musa. Hinawakan niya yung heart, pinatay siya ng Diyos.
And yet, here was Obed-Edom, excited and delighted to have the ark in his home. Diba? Ang equivalent po niyan eh, imagine natin, panahon natin kung meron tayo nanayasin sa pirate, diba? Yung couple po na nagsinungaling before the Holy Spirit, and then, there and then, pinatay sila ng Panginoon din. So imagine if that happened in our presence. Si Ananias and Sapphira, pinatay in our presence, and then physically mag-appear ating Panginoon, Lord Jesus Christ. Tapos sabihin, pwede ba akong makitara sa bahay mo for 3 months? How would you react to that? Diba? Yung si Ananias and Sapphira, kakamatay lang, tapos yung pumatay sa kanila, wants to live in your home for 3 months? Diba? Kung hindi tama yung puso mo lang, matatakot ka din eh. Parang magiging uusa din na dahil hindi mo alam yung pinagawa mo, wala kang tamang reference sa Panginoon, mali yung puso mo, you would think, Lord, basta lang muna, baka pagpasok mo sa bahay mo, mamatay din ako. Diba? And yet, ito si Obed-Edom, he was delighted to have the ark in his home. Hindi po siya natakot. So ngayon po, in conclusion, how could it be that the same ark could be one man's delight and another man's death? Paano daw po na itong same object na to, itong Ark of the Covenant? Delight po na siya ng isang tao, kamatayan din siya ng isang tao. How could the same ark be one man's pleasure and another man's plague? How could the same ark result in 7 different responses? Yung difference po, then, must not be with the ark of God's presence, but with the hearts of the people who were in contact with the ark. Yung ark po, wala kang difference. It's one object. Hindi po nagbabago yun eh. And yet, ang nagbabago po, yung mga reaction ng tao, yung pagtugon po ng ating mga puso doon sa object na yun. So if that is so po, tayo po ba, where is our heart? Saan po puso natin? Tayo po ba pupunta sa church on Sunday expecting to meet with God? Now, one way to answer that question po is also by asking, how carefully do we prepare our heart before meeting with God? So, di ba, we spend our whole week, then Saturday, tapos Sunday. Ngayon po, meron ba kong isang favorite na kanta, yung Thank God for Sunday Morning. Ang short description po ng kanta na yun figurative lang naman po yun. Again, figurative po. So, may kasalanan siya hanggang Sabado, and yet pagdating ng Sunday morning, thank God for Sunday morning because nandun pa rin yung presence ng Panginoon to welcome Him, to cleanse Him again. Figurative po, natin sa buhay yun na tayo yung nagkakasala hanggang Sabado, tapos Linggo, uy, okay na ulit. So, ganun po, how do we prepare for meeting with God? Now, if we were granted an audience with the President, would you prepare yourself before you went? Or would you just go into his office in your work clothes? Kumbaga po, presidente lang yung tao lang din yun. Diba? Kung i-meet mo yung presidente, kung ano ba yung suot mo ngayon, yan na din yun. O gusto mo magbibigis ka muna, diba? Gang-merkana ka din o magbabarong ka. So, the same po in meeting with God, we need to prepare po for meeting with God. Another way po to answer that question of whether or not we come expecting to meet with God on Sundays is to ask, would you worship any differently if Christ were watching you? Yung pagsamba natin sa Panginoon, itong worship natin, itong lahat ng ginagawa natin dito, yung pagkanta, pagtuturo, pagupo at pakikinig, would we do it any differently if we knew that Christ was watching us? Meron din pong story dito na kung paano po yung isang pastor na naginip daw siya na habang nagpipreach siya. Meron siyang nakitang very distinguished gentleman, very regal, and yet loving yung pagtingin sa kanya. So pinapanood yung gentleman, talagang nakikinig sa kanya, nag-respond, tumatango, kapag alam mong may attention. So after service, gusto niya pausapin. Tapos, hindi niya nanaabutan. Sabi niya sa isang men sa church, sino ba yung nakaupo doon kanina? Sabi ng men niya sa church, ay, yung ba alam niya, Jesus yun?
Ang panaginip lang po ito ng pastor eh. Pero nung nagising siya, natauhan siya na, oh nga no, kapag tumatayo ako dito, nag-preach ako, nandyan si Jesus eh. He is here with us. So sa atin din po, sa mga kumakanta po dito, whether as a congregation or a special number, would we sing any differently if we knew that Jesus was right beside us? Sa mga nagtuturo po dito, would we teach, would we say our words differently if we knew that Jesus is here beside us? Sa ating po mga nakaw po din, you would think po, nakaw po lang kayo dyan at wala kayong participation dito, but no, you are sitting there. Would you sit there differently if you knew that Jesus was sitting beside you? Ilalabas mo ba yung cellphone kung magte-text ka, magte-Facebook ka? Diba? Makikipag-chismisi sa katabi mo. Lahat ang ginagawa natin in church po, would we do these things if we knew that Jesus was there beside us? So very quick lang po, let's go again po sa mga yung pinag-aralan po natin, itong characters po. Kagaya po ba tayo ng Israelites na sumisimba tayo? Ginagawa natin Good Luck Charm Church. Meron lang tayo gusto mangyari kaya tayo nandito. Or kagaya po tayo ng Philistines na natatakot tayo sa presence ng Diyos dahil maybe we are not His own. So, para tayong Pilistino, bako tayo sa presence ng Panginoon. Or kagaya ba tayo ni Abinadab na bali wala na lang sa atin ito? Or si Uza, descendant niya. Bali wala na din kay Uza at yun ang kanyang kinapahamak. Or kagaya ni David, meron tayong puso that we want to be in God's presence and yet when we see God's holiness, bigla tayong matatakot din dahil we weren't prepared. Or maybe like Mikael na spectator lang and ayaw niya masyadong fanatical about worship. Or are we going to be like Obed-Edom that we are welcoming the presence of the living God? Binewelcome natin yung presensya ng Panginoon sa ating tahanan at sa ating buhay. True corporate worship should be a reverent response to God's presence. Again po, yung totoong pagsamba, pagtitipo na ito, ito po ay dapat isang magalang, may tapang na pagtugon sa presensya ng Panginoon. Tugon, di ba? Response. So minsan po, we start our worship, we sing, we pray. Do we ever get the thought po na we are invoking God's presence? Like, think of that term po eh, sometimes when may public gathering, tawag nila sa prayer is invocation. And I get the sense po na invocation, we are invoking God's presence. So, para siyang spirito na sinasama natin eh. Nauna tayo dumating dito bago kay Lord. So, Lord, nandito na kami. Sana nandito ka na din po. Amen. No, ganun po ba nun? Yung worship natin, yung prayer natin, yung pagkanta natin, kapag naging magaling tayo, saka dadating si Lord? Hindi po eh. Naunang dumating dito si Lord. He is here with us. He is in our presence. And our worship is a response. Pagtugon lang po ito sa presence ng Panginoon. Ating patandaan. Thank you po.